Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Sa umaga, happy National Heroes Day. Welcome to Tambayan. Kasama ko sa impilan, Attorney Awesome Ahmed Paglinawan. Yes. TWIZ text line 0918-350-2378. Ulitin po natin 0918-350-2378. YouTube natin, yung regular channel natin, may problema. So we are on TWIZ On Demand sa YouTube. Hanapin nyo lang on po. Demand. Ulitin po natin, TWIZ On Demand. T-O mo yan. Ang dami na ngayon pala nating YouTube channel. Hindi po mapaandar kasi dun sa regular channel natin. So ulitin po natin, we're on Facebook Live and on YouTube live streaming sa Facebook Live, DWIZ 882, our regular channel. Tapos dun sa YouTube, DWIZ On Demand. Nakikita ko ngayon yung sarili ko dito sa, tambahin sa DWIZ On Demand nga. Parang naligo ako ngayong araw, no? Di halata. Oh, at least not sa amoy dito. Parang awesome ko ngayon dito. Canon! Heck. Ha. Anyway, magandang umaga. It's National Heroes Day. National Heroes Day, oh. Yep. Ibig sabihin, walang paso. Aside from that, it was the original Cry of Balintawak. Cry of Balintawak. Ah, oh, yung ano. Sinasabi, that was changed to Cry of Pugadlawin. It's still a very, very controversial decision by the NHI. Tell me about that one. Si, if I'm not mistaken, Agoncillo. Teodoro. Was the one who pushed for Pugadlawin rather than Balintawak. Mm. Pero Pugadlawin is part of Balintawak. So, or was. Semantics lang pala ang hanap. Hindi, ganito yun eh. Yun nga, and I explained this earlier on sa Karambola. Yung objection ng mga modern historians tungkol dito sa pagpapalit ng Balintawak to Pugadlawin. It's like saying, andito, kunwari EDSA Revolution. Mm. Pero dun sa EDSA Revolution, nandun ka sa kanto ng Kamyas. Okay, nasa kanto ka ng Ortigas. Or sa Caloocan. Because you were there, it was based kasi on a single eyewitness account that was made 30 years after the event. Mm. Maraming ganyan, ha? In the 1930s, ang daming historical revisionism which we're also going to talk about. Yan ang problema sa heroes. Ikilala natin ang heroes kasi what we hear about these people, especially because they are already things of history, in other words, lumipas na, and we only put our trust and confidence in the accounts of people that we also don't know. So here is a person we don't know, talking about another person he probably doesn't know as well, and we believe this guy. Diba? I mean, that's what we did to De Morga, for example, you know, accounts of the Philippine-Spanish occupation. Maniniwala tayo kay sino ba? Elizalde about the Tasadais. Maniniwala tayo dito kay Teodoro Agoncillo. Who the fuck is this guy? I don't know. He's a historian. He's a well-respected Well, binasa historian. Ko yan naman yung libro niya sa history. But who is he to any of us, especially to those who have just outgrown adolescence, for example. And we are just supposed to believe this guy for what the hell he is talking about. Okay. Especially when he is changing things around. So what am I saying? What we are saying here is that we should be critical of things, especially when it involves the things that we are supposed to be proud about. Because humans are humans and they are not always heroic in their lives. Mm-hmm. Sometimes in their lives, meron din yung silang mga masasamang ginawa na pag naniwala ka kaagad doon, ikaw lang din ang madidismaya kapag na-discovery mo na meron din palang katarantaduhan itong taong ginawa na you probably don't like because of your modern morals, your modern politics, and all that stuff. So what are we saying? That we should be critical of things that we take for granted, especially when those things affect us in relation to society and this society that we have in relation to other societies.
like international societies, like countries, like states, like people. Mm-hmm. Di ba? So, kasi sinasabi palagi, ipagmayabang natin ang ating lahi, ipagmayabang natin ang ating mga bayani, that we do not even know. Yan, paano mo mamahalin ang bayan mo kung di mo ito kilala? And the blame should not be on other people and on the government. The blame is on you. Mm-hmm. Because you do not do any effort to fortify your knowledge or your yabang or your, di ba? Of your lahi or your country of your language. Yan nga eh. Alamin mo. Alamin mo. Bago ka magpapaniwala dyan sa the bayane, the Ninoy Aquino, for example, and all these people, alamin mo. And if you think that this guy is a hero, then now you have a justified true belief. Or at least a belief na justified because you found out, okay, you sought out information on this guy, not just sitting there in front of TV and believing everything Karen Davila says to you. Di ba? Ganyan. Wala na nga pala siyang lilipatan ngayon kasi si Vic De Leon Lima nandito na sa Aliw. Ah, si Boss Vic is with us. Si Karen Davila, wala siyang lilipatan. Bakit? DZPL na lang siya lilipat. Ayan. So, which also brings us to historical revisionism. Ang gusto natin ipahayag sa ating mga nakikinig that historical revisionism, ginagamit ito kadalasan in a negative way. Sinasabi, hala, historical revisionist ka naman. Hindi naman ganyan ang nangyari. Ganito yung talagang nangyari. Classic case in point, again, is EDSA Revolution. Proof! Or ano, prove it! Or alleged heroism of Ninoy Aquino. So, pag sinabi mo anything against that narrative, sasabihan ka, evil ka. On social media that you're a bad person, historical revisionist ka, nakakahiya, it's born out of ignorance and all that. But historical revisionism actually is a neutral term. Yeah, it is. Ibig sabihin nito, parati natin niriripasuhan yung sinulat natin tungkol sa kasaysayan until more information comes in. Siyempre, ano may tawag talaga dun sa mga tao na meron ka ng ebidensya na kailangan mong baguhin. Ayaw pa rin maniwala. Yung policy o yung narrative mo, pero hindi mo pa rin ginagawa kasi may sarili kang agenda. Di ba? What is the easiest way to campaign for election? When you have a name congruent or equivalent or the same as related a national hero, di ba? Or related or a hero, to you. Or a famous person. Ay, si ganon. Lalo na pagka heroic yung tag dun sa tao na yon, parang kailangan mo na lang magsalamin at magbihis-bihis ng katulad nun. Magsalita ng ganon. Kay Ninoy Aquino. Di ba? It's the Bam Aquino formula for getting re-elected, which of course failed this time. Nung last takbo niya sa election. Yun. Halimbawa, revisionism is a must. Yes. When necessary. When you when your claim is justified by facts or at least only the facts that are available, that no other person in diligence finds an opposing or a counter instance to your facts or your claim. Correct. So yun yung because kahit na anong gawin ng halimbawa ng siyensya na to claim that all of these things that we are certain about atoms and that electrons and all these things, science doesn't know all of these things at all. Science depends also on the changes of material history. It moves along time and the movement of matter and the universe. So hindi niya alam talaga, okay, the science has not seen an atom. Meron na what they saw was evidence of an atom when it looked there, and when you look at an atom, the moment you look at it, it will be elsewhere. Okay. Because the intention to observe or measure a particle in quantum physics affects the behavior of the particle. Mm-hmm. So every time science says that this is the itsura of the atom, that is what you believe is the itsura of the atom because of the stuff that is left there by the atom when you photographed it or you observed it. But no one has really actually seen an atom. Meron na. Or an electron. They already were able to take a picture. It's blurred of a strontium atom in 2018. Strontium atom. By David Nadling. Do you see the atom? Yeah. How did they photograph it? It's here. It's in your map. It is already reported.
No, it was already reported. They've been doing this okay. for a while. They've been trying to take photos. See? But so that's a single strontium atom. Strontium atom. What is that? We can't necessarily take pictures of all atoms. Right? It's not going to be possible because some are, you know. Well, the general stand of physics is that we have science or physics, quantum physics, and all other string theory and all that cannot for certain say that we have seen an atom as a general rule to apply to all atoms because sabihin mo sa akin what living thing has a strontium atom in his body, diba? In his body. Diba? So, correct, ganyan correct. Din ang history. That we really are just certain of the things that we see because of the evidence around it that supports our claim on that something. Generally, yeah. Mm. Halimbawa, the Big Bang. Mm. We have not seen it. We don't know anything about that. Theorize about it. Circumstantial lahat. Doon sa movement ng mga planeta, doon sa expanding, the other is the expanding universe. Itong teorya or the shrinking universe. Nag-expand. Pero yung evidence is based. Ang alam natin is ang ating universe, ang universe natin. But you don't know about other universes. Yes. No. And in theory, there should be other universes. It's a waste of space. True. Kung iisa lang ang universe sa existence. So, ang point dito, pagdating sa ating kasaysayan, kapag pumapasok ang bagong ebidensya o bagong kaalaman, kailangan rebisahin din natin yung pagsusulat o ang ating narrative. Ginagamit natin, kaya lang, ang kadalasan, ang ginagamit ng mga liderato natin sa narration ng ating kasaysayan ay para maitulak yung kanilang agenda. Now, in a greater sense, in the more, how do you call this, nationalist sense, maaaring natin gamitin yung ating kasaysayan para mag-create ng national identity at maisulong yung pagkakaisa natin. Yung pagkakaisa natin ay base dun sa common na experience natin. And since hindi naman tayo makakapag-experience ng lahat ng pangyayari sa ating bayan, yung pag-aaral ng ating kasaysayan ang nagiging shared and common experience natin. This is what creates national identity or helps evolve national identity. Yes, but it should not stop there. I think that the effects of unification of of a people and an identity, of a pride, is it's not an accidental effect, but it is a minor effect. Uh-huh. The major effect is knowledge that you know that you are rational in arriving at your beliefs and knowledge that you claim to be true. Uh-huh. Kasi kahit na halimbawa united na tayo sa Pilipinas, hindi na ba tayo mag-aaral? Uh-oh. Hindi na ba tayo magiging critical ng history? Mm-hmm. Hindi ganon. We should continue on being critical and finding the truth and correcting stuff even when there is no one questioning it because there is always one who is questioning it. It's you. Uh-oh. Diba? So kahit na walang ibang nagtatanong pero ikaw nagtatanong, that is question enough to reconsider what we have and what we hold as true in our lives, 'di ba? Hindi lang naman din 'yan sa history. Sa lahat ng bagay, sa paniniwala, faith, sa pakikipagrelasyon sa mga tao, it's all of these things because for example, sa relationship, i-accuse, sasabihin na ikaw ng babae ka o ng lalaki ka. Tapos sabihin mo, paano mo nasabi yan? Hindi naman totoo yan. Anong prueba mo? Sasabihin sa'yo, ewan ko sa'yo. Mm-hmm. Ganyan ka talaga eh. What the hell is that? Speaking of pagre-revisa. Okay. Speaking of which, talaktaw ako dun sa ibang topic. Sige. Smooth masyado yung transition mo. Sorry. Piktado ka ba? Very, very affected. Yung pagre-revisa, halimbawa, itong issue between Arnold Clavio and Sara Balabagan. Na I caught the second interview of Miss Sara by Ben Tulfo. Me too! I was, an amazing coincidence. I was so completely annoyed by the way that guy talks. I know. Because he is the ultimate conyo kid who is a drunk. But anyway, that's his way of talking and that's fine. Okay. So you just have to grin and bear it. Sometimes you can throw up every now and then, but you have to listen to all of what he says. Okay.
So, ulit. That kind of throws me off. Okay, Ben Tulfo was interviewing. In-interview po ni Ben Tulfo si Sara Balabagan. Ano naman ang tinanong niya? Para i-clarify yung kanyang pagpupuntirya kay Mr. Arnold Clavio bilang ama ng kanyang anak. Mm-hmm. Okay, originally we had talked about this, saying na if Sara was 17 at the time, then ito yung mga liabilities. But mm-hmm. if she was not, then may ganito. Plus, mm-hmm. meron din yung mga other considerations to take. Ngayon, observahan natin. Maraming nagtatanong if it has rape dyan sa aking private inbox. Kahit sa Luminous. Kahit sa Luminous, tinatanong. And yan. My opinion there and is... And so we answered na. It's probably seduction. Yes. There is no evidence by the kwento of Sara Balabagan that there was a rape. Uh-huh. And since she was 17 and has clearly admitted it, but she was 17 at the time, she was in fact a minor. But not enough, under not minor 18, enough to consider any sex with her to be statutory rape. Because kahit na pumayag kasi ang babae, yung ali, sa imbitasyon ng mag-Kay, depende yan kung minor siya na below 12, okay, 12 or below, kahit na pumayag pa yan siya, wala siyang capacity to decide legally. Yeah. So, statutory rape. Ang ibig sabihin yan, the statute makes it a rape even if she consented to the sex. That is what is meant by statutory rape. Okay. Sumunod yan, kung pumayag na, at kanya ay 13 pataas, pero mababa sa 18, okay, maaaring seduction na lang ito. Seduction or qualified seduction. Child abuse under RA 7610. Ang child abuse kasi, that's an ancillary penalty that dinadagdag because of our policy of protecting the youth. Okay? But the primary felony here, felony means a crime. A felony here is a seduction. Now, if it is, there are two kinds of seduction. One is qualified seduction, the other one is simple seduction. Mm-hmm. Okay. Sa revised penal code po yan, ha? Mm-hmm. Ang qualified seduction, yan yung pag-aabuso ng confidential. Limbawa, teacher ka, meron kayong relasyon being the teacher and the student. Mm-hmm. Okay, inaya mo yung estudyante below 18, pero above 13. Okay. Pumayag naman. Qualified seduction pa rin yan. Mm. Hindi siya statutory rape, it's qualified seduction. Yes. At kasi kung simple lang. Ano yung mga elemento ng qualified seduction? Ng seduction? Seduction is that yun nga, yung age from... Between 13. Above 12 to below 18. That's one. Second, for seduction na nga, that itong babaeng to is a virgin. But a virgin is a... Well, we should... See good, that last. Good repute, actually. Ang sumunod ay itong lalaki ay pinangakuan, so by means of deceit. Okay? Niloko. Okay. Yung babae na pumayag naman. So ibig sabihin, the difference here with rape in normal and simple rape is na hindi talaga pumayag yan at humihindi yan habang ginagawa mo sa kanya yan. Ito naman sa seduction, pumayag. Mm-hmm. Pero dahil minor siya at hindi kompletong minor dahil above 12 na siya, makakapagbigay na actually siya ng consent kasi meron na yan silang discernment na tinatawag, di ba? May presumption. Weird yung batas natin eh. Mm. Pagdating sa sex, may presumption of discernment. May discernment. Pero pagdating sa other contracts, hindi presumed yun. Mm. Weird. Pati so, sa voting ha. Kahit sa murder. Kahit sa taking a life. Di ba? Pero so may discernment. Sex, may because this is a crime against chastity, which also is probably different from a crime against the human life. May history din kasi. Mm. Kasi dati, di ba, if I'm not mistaken, it's under the old civil code, ang age of consent for marriage ng babae is 14 and lalaki is 16. So, to reconcile these differences in age, we invented discernment. Hindi eh. We're still not, alam mo yan, parang ang pagtingin natin sa sexual act
is above 12 and under 18 is something like a gray area where you can give consent to the sexual act, pero you cannot consent to other things. Like, hindi ka pwedeng mag-enter into contracts, hindi ka pwede mag-drive, hindi ka pwede uminom. Yes. Well, para sa akin kasi, let's talk about philosophical quickly, philosophical basis of that. Sex and marriage are, our societal... our societal attention to sex and marriage, for example, is abstract. It's human made. Kasi sa ano, in the state of nature, walang pakialam, walang marriage eh. This is a fiction of law. Okay, inimbento ito ng batas kasi kailangan para pumayapa naman yung ating society. Pero outside of that, there is really no need. Or there is no justification for interfering in sex and marriage or in the pairing of male and female, which is mating ang tinatawag. But since it is a needed in as a policy, so we do that and we submit to these rules. But these are artificial rules. They are not biological rules in the state of nature sa tao at sa mga hayop. Okay. So ang seduction yon. Okay. So dalawa yung possible crimes dito. In addition to child abuse. The child abuse is the addition. The first primary crime is under the revised penal code. It's probably seduction. What is known as simple seduction as opposed to qualified seduction. Ang qualified seduction kasi merong relationship of trust. So kasi importanteng banggitin ito kasi ang relationship of trust na pinaparusahan under qualified seduction ay kung pare, teacher, doktor, person in authority, boss mo, commander mo, sige, I command you to undress, ganyan. Correct. Ang isang journalist na nag-i-interview ng isang, interview subject, ay hindi po yan position. Wala namang ganong relationship of confidence. Hindi po ganyang relationship of confidence. Mas masasabi pa natin na meron silang ugnayan or relationship na pagmamahalan, boyfriend, girlfriend, even as he was married. Umiibig naman ang tao kasi yun nga, legal fiction nga yung marriage. It doesn't mean nagpakasal ka, mahal, walang automatically mahal mo yung forever. Kasi wala namang kinalaman ang pag-ibig sa batas. It may not necessarily hold true, although with some people, it holds true for lifetimes. Yes. Diba? So ano nangyari diyan? Interview. So it's just probably a regular ordinary romantic relationship. But she was 17. And she was 17, so, and no. Significant dito yung age. Sa sex. Yes. Na nangyari. So, but relationship, so problema, you can have a relationship with a 2-year-old son. Problema 'yan. Pero pagka strangers kayo, in other words, we are strangers if we are not we do not belong to the same family that share father and the same father and mother. Ganyan-ganyan. So we are strangers. Yung ikaw, girlfriend mo, at ikaw ay strangers kayo sa isa't isa. And that is what the law says we are. So strangers sila sa isa't isa, then hindi sila magkamag-anak. Magkaroon sila ng relationship sa walang problema. Pero if there is sex there, then the 17-year-old fact is important. Yes. Because that is where seduction comes in. Correct. Now, the problem there is, meron ding jurisprudence that says, because the second condition or element of this crime seduction is deceit. By means of deceit. So, you extracted consent to the sex by means of deceit. And anong mga examples ng ganitong klaseng deceit? Sa karamihan ng mga na-resolve ng Supreme Court na mga kaso about that, ang deceit na sinasabi dyan would almost invariably involve the breach of promise to marry. Yan. So, niloko na. Papakasalan naman kita. Sex tayo. Yan. Yung mga ganyan. Sige na. Di ba mahal mo ako? Yan. Baka kasalan naman kita eh. Hindi ka naman mapapahiya eh. Yun ang sabi ng korte. Karamihan sa mga kaso ay isang uri ng deceit. At when it comes to seduction, it's probably the only kind of deceit. Because it's the only thing that has come out so far. Mm-mm. Pero sa tingin ko marami namang paraan para mang deceive.
Yeah, hindi lang meron pang promising to marry. Oh, lagaan naman kita eh. Pananagutan ko naman eh. Or bibigyan kita ng bitcoins, mga ganyan. Diba? It's probably prostitution now, but what the hell? Yeah. There is a promise there that you do not intend to, you know, to do. And not only the promise to marry. Kasi ba, why is that important? Because the rape law says na yung what would have been a crime of seduction, kasi nga 17 yan, 15 yan, 14 yan, at pinangakuan mo at naniwala naman sa'yo, ay magiging rape kapag mayroong grave machination, something like that. So ibig sabihin, pag niloko mo ng gusto yung isang tao, which is a more serious than breaking your promise to marry, it is rape. Yan. So kung halimbawa hindi lang breach of promise to marry ang ginawa mo, kundi bilhang kita ng makulay na panty, at saka bigyan kita ng bitcoins, at saka pag-aralin ko yung nanay mo, that probably is going to be rape. Pagka, because that is ang rape kasi goes into consent, diba? Same. Seduction, ganun din. Consent din. Kasi pag rape, either yung consent hindi mo nakuha, meaning it is a no, it's a clear no. Grave machination. Yung pwedeng nag-consent pero apektado yung capacity to give that consent. Halimbawa, lasing. Vitiated consent. Sobrang pagka-minor, like under 12, kasi wala talagang capacity to or sobrang consent. Sumakay sa kasinungalingan mo. Sobrang sindak, sa kakayahan mo, posible na nawala na yung capacity to give consent or to give an informed consent. So there is a little bit of a chance that it will be rape. Only if it is proven na meron niyang grave fraudulent machination yata yun, if I remember it right. I'm sure that there is that one thing, nexus na magsasama ang seduction at ang rape. And it's on that point na deceit or grave machination. Ngayon, pumapasok na kasi yung ibang diskusyon tungkol dito sa moralidad ng ginawa ng dalawa. Bago tayo pumunta doon, ang tatanungin din natin is, para makilatis natin ang buong buo ang pangyayari na ito, kailangan i-consider natin hindi lang yung actions ng isang tao, ngunit yung relasyon ng dalawa, yung dynamic nila, and what the actions between these two, the actions of these two after the event. Yes. So, 17 si Madam nung nangyari ito. But after she was no longer a minor, no longer 17, and even years later, hindi po siya 21 years hence. Mga opportunities naman to do this, at may mga venues to do this, at empowered na siya, hindi na siya minor, hindi siya nagreklamo. What does that mean? Why are we saying this? Para sa ating mga diskusyon na ganito. It says something about how the relationship between them was or has been. Kasi parang tipong may respeto sila sa isa't isa. Diba? Or at least merong yung tipong, sige, pagbigyan kita dito, may bigayan dito. In other words, both of them understand that they are humans and that there is probably no reason to shame each other, diba? Just because this happened. These are human beings. Careful si Miss Sarah tungkol sa pag narrate nito. And as a matter of fact, although may binitiw siya na, I haven't talked about how he manipulated me. So ibig sabihin, aware siya at a later date, nung hindi na siya minor, kung ano o paano siya nakumbinsi into not just the sexual act but into the entire relationship itself. Because to being quiet about it and not saying anything. But yun nga, in other words, I do not immediately side with the moral parlor of the woman. Because meron din naman tong pinaniwalaan na itong lalaki dito na, iniwala din ako sa sinasabi nito, let's do this. Again, in other words, hindi lang iisang one-way street itong ganitong relasyon. Diba? So, yun nga, meron silang concession with each other, maybe tacitly, hindi yan siya clearly and
and specifically said to each other, but they understood. Yeah. And I think that was mature enough for two people to handle things. Mm-hmm. It's probably going to burn right now because of the controversy, but I think that it was a good, a well-handled kind of thing. Mm-hmm. Sa kanila nalawa, yung anak, malaki na, nagtatrabaho na sa US. Yung asawa, yung babae, is well off in her life. In other words, not only money, but alam mo yun, nakakaintindi si Sarah Malabagan sa domestic helper. Mm-hmm. As a minor, how she went there and became a domestic helper mm-hmm. while she was a minor is a very big question. And those are the things that would tell you about her. As well. About her character. Kung paano nanloko ito ng gobyerno or ng tao para makapagtrabaho dahil sa kahirap. All these things. So these are the circumstances that you have to take into account before you morally condemn people. Ingat-ingat tayo sa pan. Kasi in everything, there's no really, in every story, lalong-lalo na when the story goes to court, you will find that stories are not black and white. They're shades of gray. Kaya importante sa akin, halimbawa, kung sasabi yung victim mismo, hindi o ayaw magreklamo. Hindi ka magagawa dyan. Lalo-lalo na may, nandun na siya, of age na siya, meron na siya sapat na kakayahan na gumawa ng sariling desisyon. Meron siyang ability na intindihin kung ano yung pangyayari. So, mahalaga yung later standing niya dun sa pagre-revisa niya ng mga pangyayari. She herself says na meron siyang kasalanan dito. Ako, I don't agree na may kasalanan siya dyan as long as she was under 18 tapos may manipulation. Kasi pagka sa pedophilia, merong tinatawag na grooming. Yung dahan-dahan tinuturo ninyo na acceptable yung ganitong klaseng behavior, yung ganitong klaseng action. Pero, once nandun ka na, safe ka na, malayo ka na nga doon sa reach ng kanyang impluensya, at saka yung ability ka niya to manipulate you, wala ka pa rin ginawa. Well, ako, when we talk about kasalanan kasi, it goes into the realm of ethics and morality, not crime or punishment under the law. Para sa akin, kung mayroong violation si Balabagan, wala. Wala siyang violation, ng legal violation doon. But she probably has a kasalanan. Ang kasalanan are two things. That is an actual positive action or a failure to do a duty or a failure to do your job. Okay? Kaya nga meron tayong may sin of commission and sin of omission. So, the failure to do something, dahil minor siya, she failed to do that and add the machination or the deceit. So, nagkaroon nga siya ng kasalanan doon, but yun nga, the determining factor there is a could you have prevented it? Could you have avoided it considering your mental status and your psychological status and your age? Could you have prevented committing that kasalanan? Ang para sa akin dito, well, she has something to be to answer for in that event, but it definitely isn't a crime. Yeah. And probably she has to answer that to her God alone. Which is not to say that that Mr. Clavio isn't a jerk. He is. he's a jerk of the highest order. I do not know anything about that. He was 17 years old, honestly, seriously. You're married, you want to go after a 17-year-old, and then you cover it up. You cover it up using your support, the support that you're going to give the child. And, did you hear the cuento? No. The cuento is that she could not approach him directly in order for her to be able to say something to him. Kasi sinabi doon sa anak na makukulong kasi si Dante. Kailangan yung nanay o yung kapatid ang mag-go between para, because this was the cover-up time. And hello, saka siya nangatog after the fact, after the deed, after she was pregnant. Talking about cover-up. So, which means what we're saying here is, while it is still shades of gray, and she has she has to explain why she did it. If we're going to condemn the whole thing, we also have to ask why she did not complain. On the other hand, he's still a jerk. Okay. Let's clear up a little bit about that cover-up, because that cover-up was mutually consented to. At 17, she would have consented to that. Yes. And after that, when Pero she was after that, yun na, kaya nga para sa akin, this
this, diba? Mutual cover up to eh. It makes it harder to judge. He's still a jerk, but it's harder to judge the situation. Oh well, yun nga. So what is the end game here? The end game here is to evade for those persons to evade a legal consequence that would entail a penalty on them or one of them. And the other is just to go through all of this social brouhaha and grow out of it and be better human beings next time. I mean, there is probably still a chance to do that. And kung naniniwala sila sa Diyos, then there is always that salvation that God is talking about in that book, di ba? So, yun lang ang tingin dyan is dahil public figure sila, then hindi nila may iwasan na mapupunta ito sa diskusyon ng ganito. Because, well, that's accidental that you put yourself there, that's your job, for one. Eh, di, nandyan na kayo, and then, ngayon, ipapaalam mo pa sa buong publiko, ano lang yan, di ba? This is what the hell is going on, which is partly your own doing. Di ba? And so, just withstand all these things, and you must understand that for rational people to make sense of what the hell you're doing to this community of people in the Philippines, we actually have to say things about it. Diba? Make jokes and all that, just to, you know, to continue the development of the concept in our minds. Kung anong nangyayari dito, and enough of that stuff. He's a jerk. Babalikan Tambayan, ang oras natin, 12:37 ng tanghali. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan, Tambayan sa DWIZ. Pabalikan Tambayan, kasama pa rin sa Impilan, Attorney Awesome Angel Pudinawan. Yeah. Ako po si Kate Sotulo sa Angeles. One last thing before we wrap up the topic on Sara Balabagan and Mr. Arnold Clavio. Possibly one reason why she did not pursue the case is the existence of a child, the common child. According to her interview, she said that, if she did talk, if she did rock the boat, and if it was a possibility that he would go to jail, how would she explain it to her child that she sent the father to jail? But it becomes very, very complicated for a mother to make this kind of decision. On the one hand, you want your child to have, you know, a father figure. Yung paglaki mo, ito tatay ko to. And for the longest time, hindi maaari nga sabihin ng anak niya o aminin ng anak niya kung sino yung tatay. Nagkaroon sila ng kind of freedom nung lumipat sila, nasa US na sila. At doon medyo, hindi sila masyadong kilala, hindi na nauungkat masyadong issue. Pero even now, she refrains from saying bad things about Mr. Clavio because this is the father of her common child. So yun, mas madali pang maintindihan yung hindi niya pagpursige dun sa kaso. Gayun pa man, wala eh, natatanggal yung, how do you call this, moral authority, moral suasion ng isang tao. If you're going to allege na may kinomit na crime yung isang tao, gayong hindi ka nagreklamo. Yes. Okay? So it makes all of this a mixture of shades of gray. So ang mangyayari, if it is ever going to get to any courtroom, the decision would probably look like a Solomonic decision, which is a nonsensical and dramatic and just so full of bullshit. Kaya nga, wag nyo nang dalhin sa korte yan because it will just be a waste of time for the judiciary. Ayusin nyo na lang yan dyan. Meanwhile, back at the ranch, may feel health. Hearing sa ano? I'm sa so house. Irritated with the hearing sa PhilHealth. Ang dami ng mga kontrobersya na unearthed. Ang dami, nakakainis na. I'm having a difficult time keeping track of all of the all of the cases dito sa PhilHealth, nakakabuisit. But we can start first, of course, with Cardinal Santos. 170 million down the drain. Okay naman yung settlement. Hindi masyadong na-explain eh. Ito yung masaya dyan, hindi masyado siya na-explain. So we have an opportunity to do that here. Kasi yung mga nagsasabi, sige, may missing na 170 billion. Sorry nyo yung 170 billion. But 200. How? 200 something, 240. Nagsettle lang 70 eh. Nagsettle lang 70. So 170 ang natitira. Demand ng PhilHealth ng return ng 240 million ng unclaimed
reimbursements ng patients. Unpaid, undistributed, hindi binigay, hindi in-apply. Hindi in-apply. Mga, ano, so, ibig sabihin, pasyente. Itong mga pasyente na to, were entitled to have their medical their expenses paid doon for. Sa Cardinal Santos, ma-reimburse yung binayad nila kasi dati pwede ganun eh, reimbursement. So, hindi ni-reimburse ng mga ospital. So, nag-demand ngayon ng PhilHealth balik in nyo. The amount of 240 million. Balik nyo sa PhilHealth para magamit sa iba. Kasi yung mga pasyente na may rightful claim dun sa mga yan ay hindi nila na-claim or hindi na-reimburse sa kanila. Kinasuhan. Mali. Hindi ang kinasuhan. Ang nagkaso sa PhilHealth ay ang Cardinal Santos. Paano nangyari? Anong kinaso nila? Anong cause of action dun? We want to return to you 240 million. No, we don't want to return to you. Ah, so kinasuhan dahil ayaw nila. Ano? Wala kaming ganyan, patunayan nyo kung may claim kayo sa amin. Ano kayo ang kasing unusual, no? Na yan, I think for accounting. Okay. Yeah. Para makapag-settle daw sila. So in order to pay, hininga nila ng accounting ang PhilHealth. At ang naibigay ng PhilHealth? Nakabigay sila ng ebidensya up to 70 million pesos. Lang. Out of the 240 million pesos. Okay, na so, alam nila. But how did they know? How did they know? Which makes us think na weirdo talaga itong... Hindi, mamaya na yung weirdo na yan. Ito lang muna, hindi, facts. Bakit nila nalaman to begin with? Kaya sila nag-demand letter eh. Ng 240 million. Oo, nag-demand letter ang PhilHealth dito sa Cardinal. So what was the question there is not how did they know. Anong basis niyo for the 240 million when you can only produce documents for 70 million? How did you come up with a figure 240? Inamin ng Cardinal Santos. Anong sinabi ng Cardinal Santos? Nagbigay sila ng report sa PhilHealth that there is 240 million pesos in unclaimed reimbursements. So itong dalawang partido sa kaso na yan, ay magnanakaw sila dalawa sa bansa. Halatang sabwat. Okay. So inamin nila. Asmut. Okay, ganito. Ikaw, hospital. Ako, PhilHealth. Gusto mong... ismutin natin itong 170 million lang may ismut natin ito. Paano? Eh, kunyari, i-demand kami sa inyo ng 240 million. Tapos, suhan nyo kami. Tapos mag-settle tayo. Tapos mag-settle tayo dahil mapaproblem namin 70 million lang. So, yung 140 million, ismut na yun sa atin. Ismut, di ba? Wow. Ganun ang nangyari dyan. Magkano yung atin dyan, di ba? Tapos, ngayon, inamin pala na itong unggoy ng mga to. Nag-report kami ng 200 million. Para linisin yung 170 million. Awesome! Mapupunta kayong lahat sa impyerno kapag kausam nyo. Nakikinig ako. Wait, what? Rewind pa talaga. Binalik ko na. Ulit ako ng ulit. Kung ako siguro yung congressman, babatuhin ko ng Mike. Holy cow! Kado kayo. So, inamin ng ospital, 240 million, nag-demand ang PhilHealth, ngayon ng ospital, sige nga, patunayan nyo. Wait, what? Tapos dinala nila sa korte ito. But, and then, it was only after a year, hindi gumalaw ang PhilHealth for a year. Walang ginagawa. So, kaso ngayon ng Cardinal Santos. Smooth ang director nito. But, sabi ng court, 70 million, napatunayan nyo na. Biglang may humirit. Let's take this to arbitration. Wag na lang natin ikaso-kaso to. Punta sila sa arbiter. Sabi ng arbiter, magkano? Aba, nagkasundo sila kagad. Sige, 70 million ang na ismut. Lang ang isosole. Okay. But wait, there's more. There's more. Diba? Noong una, ayaw nilang aminin yung mga ganito, mga transaction na ganyan. Hindi pa nga nagpakita yung isang lawyer kasi sabi niya, wala daw siyang invitation. Pero nung pagbalik, lo and behold, meron siyang dala na opinion galing sa Office of the Government Corporate Council. GOCC. OGCC. Nakalagay doon, sabi ng OGCC, okay naman, in our opinion, this settlement is proper because everything that PhilHealth asked for, ibinigay naman daw kasi yun ng nga lang Cardinal Santos.
kasama yung OGCC dito sa pag-smoot. Mismo. Ito, sa Kongreso, hindi nila masyadong dinin. Pero ang sabi ni Congressman Marcoleta, saan ka nakakita ng opinion na one page lang? Oh, smooth okay. Nga yun. Alam mo naman ang mga abogado, if we could get paid by the word, ang yayaman. Hindi. Ako, I will type as long as I can. Per page ko, gagawin kong 800 pesos. Hindi, ang yaman ko. Hindi per page, sana per word. O, di lalo pang humaba yan. Hindi yan, one page. But kalukuhan no, yan. No, yung OGCC, one page. Smooth din. Sino-sino ang sumulat nun? E mo, sinabi nga ni Congressman Marcoleta, hindi nakalagay dito kung ano lang yung ebidensya ninyo eh. Hindi nakalagay dito yung mga... Nagkaalaman na. Gobyerno ito ni Noy-Noy Aquino. Ito yung pinagtatanggol ni Lenny Robles. Tanga naman palitas kasi yan eh. Kaya whatever. Sige, anong nangyari? Sumunod. So, ni Kong Marcoleta, the moral equivalent of way, ano? Kung meron kayong opinion na ganyan. The fact is, nasa ni 170 million. Smooth. Na-smooth na. Hindi sila sumasagot. E di, kinonclude nila, e di, ibinulsa ninyo. Ha? Natural. Kailangan namang napunta sa, ano, natapon yan, kinain mga aso, ganyan. Hindi. Dog ate smooth. My balance. Diba? Nakakaloka, but wait, there's more. Oh, meron pa rin. Pa, meron pa. Yung second, the pinag, na, kakaiba talaga, kakaiba itong withholding taxes. Hanak ng pati. Ano ba ang withholding taxes issue dyan? Kasi pag nagbibigay, magta-transfer ng funds, lahat ng mga transfers of funds, whether it is a transaction by sale, donation, mga ganyan, may tax yan. Ang mag-withhold, yung nagbabayad. Ibabayad mo yan sa BIR. Lalo-lalo na, certified withholding agent itong PhilHealth. Every yun pala. Ibigay sila, we withhold na nila. May obligation sila to do that in every payment that they do for each patient. And what happened? Well, what did they do? Nag-IRM. Diba? Yung interim reimbursement mechanism. Ang IRM, pagka may fortuitous event dun sa isang lugar, magbabagsak na sila ng pera sa mga ospital or lying-in centers, another controversy, tsaka dialysis centers, para liquidate na lang. Kasi, naintindihan ko yung reason. Para available agad yung ano. Para may pera, may umiikot na pera para dun sa mga ospital or mga centers. Emergency. That have to deal with emergencies. Kasi nga naman, di ba, yung mga documentation requirements, pago ka ma-reimburse, mauubusan talaga yung ospital. Gets? Okay yung puntirya. However, hindi pala yung purpose ng sistema na yan. Ang purpose ay makapag-iba. So, however, ginawa ng PhilHealth, aba, nagbababagsak na ng pera, hindi nag-withholding tax. Anong ginawa nila? Okay, dapat yung mga ospital ang magbayad ng withholding tax na yan. So, magdi-demand ngayon ng PhilHealth, oy, isoli ninyo kasi hindi namin na-withholding tax. Smooth na naman yun. Di sila nag-demand. Alam mong ginawa? Binayaran nila yung withholding tax. Napaka-smooth. Charan! So, alam, sa buwata na. So, grabe. Sa buwata na talaga. May ano, and I'm disappointed to hear na it is yung kaka-resign lang na ano, na president and CEO appointee ni Duterte, si Morales, ang siyang pumirma ng direktiba na bayaran ang withholding taxes sa BIR. Well, para sa akin naman, that's neutral. Kasi kung makakasuha na kayo ng BIR, you have to pay that and run after the hospitals hindi. Later. There's a difference between a non-withholding at saka yung non-remittance. Ang ginawa ng PhilHealth, nag-remit sila. Hindi nila withhold. So, anong gagawin nila ngayon? I-re-recompute nila yung IRM sa bawat ospital para isama nila yung withholding tax. Hindi. Para sa akin, sige, nagkamali kayo doon. Sabihin na lang natin na tanga yung pinalitan ko si Morales to. Ganito. So, mistake or inadvertence. So, ang gagawin ko, just to maintain status quo, hindi tayo kasuha ng BIR nito, bayaran muna natin yan. Yun na nga Then now, it would look like it's a cover-up, but then not necessarily. Just because he signed that payment to BIR, withholding, doesn't mean that he is complicit, but maybe he is. But we don't know. And therefore, we suspend dito, judgment. May katangahan, but hindi nag-withhold.
Oh, okay. Well, that hindi problema ni Morales yan. Hindi, meron. Kasi eventually, that led to the issuance of the payment eh. Kaya nga. Later on, magkakaroon tayo ng issue about him. But wait, there's more. Ang point dito is, sabi ng umamin yung isang abogado that there is no policy to withhold taxes. So, ibig sabihin, may mga other instances pala na may hindi sila nag-withhold. At walang walang obligasyon yung mga ospital. Dapat yung so, wala nang tax to lahat na to. Oo. So, ibig sabihin, may tax fraud ba dito? Simpleng tax fraud dito. Whether that tax fraud is a result of malicious intent or plain stupidity. Yeah. Is of no moment. Nagkamali daw, government has been defrauded of taxes. Mm. So, it's bad enough that you're stealing money from us. The you're people. Also withholding taxes. I mean, you're not remitting the proper taxes. So, yeah. All the money that was supposed to go to the taxes, na-smooth na naman. Smooth na. Alright. Kaya ito ang pinakamaganda. Oh, lahat ng mga nawalan ng trabaho dyan sa ABS, pumipat kayo sa PhilHealth. Ito yung pinaka-lucrative na trabaho ngayong mga panahon ito. Di kayo bumoto kay Trillanes para ibalik yung ABS-CBN. Yan yun. Ang smooth. Tama nga. Ito ang ibig sabihin. Gusto ninyo na ma-high blood, manood kayo ng congressional hearings. Oh, but again, that has nothing to do with the law and the policy of universal health care. Yan. There's something to do with the idiots and the thieves that are being employed by PhilHealth. Mm-hmm. Oh, and being appointed to head that one. And all of these things happened during the incumbency of Mr. and Dr. Francisco Duque doon sa PhilHealth. I like how you pronounce that. Ulitin mo ngayon. Duque? No. Duque? You added a Y. Duque. Duque. Mm-hmm. So, yung ano dito is that there is both incompetence, at least that we can see, there's both incompetence as well as outright malis dun sa mga yumayaman dyan sa loob. Kaya naiintindihan ko that there is no basis for the universal condemnation of everyone in PhilHealth. Kasi itong mga nagtatrabaho dito, mga unwitting victims of all these things. Na wala silang kaalaman, may sweldo lang naman kami dito. Nagpapabid kami ng mga computer, nag-assemble kami, bibigay. Pero ang mga demonyo dito, yun sila, mga yan. Nag-aakusahan na sila sa isa't isa ng mga mapya daw sila. Ang mga mapya, hindi yan inaano sa publiko, nagpapatayan yan sila. So, that is what I wish you will do to each other. Magpatayan na lang kayo. Para wag na kaming ma-pervisyo dyan sa mga kataduhan nyo. In the meantime, there's some things that I would like to address na smaller issues. Halimbawa, naging issue dun sa kabilang parlor yung paghalik ni Pangulong Duterte dun sa lupa pagdating niya dun sa Sulu, sa Hulo. Ano problema dun? Kung saan yung mga blasts. Bakit daw? Hindi ko rin naiintindihan bakit sila na plastic daw. Dun sa amin kasi, ganyan. Pagka merong bagong bisita dun, pinahalik namin sa isang malaking bato o malaking puno dahil yun yung yun yung kostumbre sa lugar namin. Pagka kumis ka dyan. Yan yung bago pagbisita ka sa amin dito, umalik ka dyan. Pero pagkatapos mo umalik sa sabihin, wala namang kostumbre ganun. Tuto ko lang talaga. In other words, diba? Kung gusto niya umalik sa Luho, pakialam nyo, mga saan ba siya pumunta? Doon sa Hulo. Sa Hulo. May biktima ng suicide bombers. What is wrong with that? Pretentious, bakit? Dahil sa Pope. Mm-hmm. Dahil sa Pope ang humahalik sa lupa. Hindi lang siya. Ang nila is just OA. They didn't even know about the Pope. Complete idiots pala. Parang sinasabi nila, sobrang OA, sobrang plastic, sobrang So what would have been not OA? Hindi, dalawa yan eh. Number one, talagang may mga humahalik sa lupa. Like the Pope does it whenever he goes to another country. Yes, lizards. Para magbigay pugay. Oo. Lizards, they kiss the ground. Mm. When they come into a new place, they kiss it. Mm. And that's explicit. They do it, really. They just kiss the ground. The lizards. The humans do it para magbigay pugay o magbigay ng respeto dun sa
sa pinuntahan niyang lupa. Bakit ano ba alam nila maglabas-labas lang ng dila sa banyo habang naka-webcam? Ganyan. Okay. Yun ba yung hindi OA sa inyo, mga unggoy? In this case, ang ginawa ni Pangulo ay humalik siya sa lupa dun sa lugar kung saan yung mga explosions nangyari. Oh, exactly. Ito yung pagbibigay pugay dun sa mga... Dugo na nandun. Mga sundalo, mga tao dun. Oo. Oh. The blood-soaked grounds. Anong okay. Pretentious dyan? Kaya nga eh. Kayo kasi wala kayong emosyon na ganyan. Hindi, kasi palibasa sila, yung presidente nila. Oo, oh, buhay pa naman kayo, di ba? Oh, yun ang at ginagawa. At walang pagpapahalaga sa paano, sa dugo na gago yung tao niyo. Ng ibang mga, ng mga sundalo natin. Oh, at lahat ng mga sumusunod nagsabi niya, gago rin. Okay. Yan and on that note, maraming salamat sa pagtambay kasama sa amin today. Magbabalik kami bukas dito sa Tambayan 1221. In the meantime, antabayanan ang susunod na programa Pilipinas ngayon na kasama sina Yusek Robert Rivera. I'll see you tomorrow. Tambayan sa DWIZ.